bawat love story, nag-iiwan ng tatak sa puso katulad ng kwentong ito. Si Francis, tagapagmana ng mayamang pamilya, nakakulong sa obligasyon. Kung nalaman ko lang na gagawin niyo to, hindi na dapat ako umuwi. Francis, engaged ka na. Engaged na ako? Anong ibig niyo sabihin? Pinaghintay mo ng matagal si Celine. Kaya ako na ang nagtakda ng araw ng inyong kasal. Palagi kayong nasusunod. Pero ngayon naman, hindi na kayong masusunod. Teka, Brad! Hindi mo na ba ako susundin? Wala kang utang na loob! Itatakwin niyo ba ako bilang anak? Wala akong pakila. Hindi ko kailangan ng inyong pera. Ang natatangis solusyon lang para sa akin ay ang umalis at hindi na magbabalik pa. Isang pangyayari ang babago sa kanyang buhay. Ang pangyayari sa buhay nila ay itinakda para makilala ang isa't isa. Tawan niyo ako! Wala akong kahit anong maalala! Ang sa kanang bahagi ng ito. Yun ang naging dahilan. Kaya hindi siya makaalala at meron siya amnesia. Nasabi sa akin ni Dr. Shin na meron kayo private rest house. Malaki ang chance na gumaling siya sa lugar ninyo. Pero paano namin naalagaan ang isang taong hindi alam kung sino siya? Can't believe... Isang bagong buhay ang naghihintay. Isang bagong bulas ang tanahin. Kailangan mo yan. Paano kung mag-iba ang takbo ng tadhana? May damdaming hindi mapipigilan. Bakit ka ba ganyan? Gusto ko malaman ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ka. Hindi ko naman sinabi sa'yo na hanapin mo ako. Nag-aalala ako. Ayoko may mangyari sa iyo masama. Huwag ka mag-alala. Mula ngayon hindi na kita hahanapin. Sa pag-usbong ng pag-ibig, tama bang pigilan ang damdamin o dapat sundin ang tunay na nararamdaman? Pero hindi ko mapigil na sarili ko na mahalin ka. Pero hindi ko maitago ang nararamdaman ko. Paano ko magagawang buksan ang puso ko sa'yo? Kung ang mismo pagkataan ko, hindi ko kinala. Hindi mo kailangan pigilin ang nararamdaman mo. Wala akong pakialam kahit ano pang nakaraan mo. Hindi importante yun. Ang mahalaga na sa akin, nagmamahalan tayo. Kahit na ang alaala ko, ituloyan na maglaho. O kahit na lang. Pagbalik pa ang mga ito at makilala ko ng pamilya ko, pangako na lang ang mamahalin. At hindi ko iiwan habang buhay. Lahat tayo gusto magmahal at mahalin. Itinap na mapadpad ako dito para makita ko sa iyo na tunay na pamilya. Kahit na naliligaw ang mong alaan, ahanapin kita at tutulungan at makakaasa ka. Hindi ako bibitaw sa iyong kamay. Mahal kita. Kung kailan natagpuan ang kaligayahan, tunay nga mapagbiro ang adhana. Mula sa puno at tunay na tahanan ng mga Asian novel, inihahandog ng ABS-CBN ang isa sa mga pinakasinubaybayan at Korean drama. Si Adrian, siguro masaya na siya ngayon sa pamilya niya. Kaya hindi niya naalalang tumawag sa akin. Pagkatapos kaya niya ako iwan nito, malisa niya kaya ang buhay niya. Sa paglipas ng panahon, Paano kung ang taong pinakahihintay mo ay wala nang maalala tungkol
sa iyo. Ngayon yung isip mo ako yung lalaking yun. Nagkakamali ka, miss. Ako si Francis Yang. Pwede ba tingilan mo na ako? Ano ba nangyayari sa iyo, Adria? Sinabi na hindi kita kilala eh. Bakit mo ako kinaliputan? How could you try pretending your love was never ending? Now you can't even say that you say. Maaalala pa ng puso ang nakalimutan na ng isipan. Kung wali kang mahina, may papabi ka sa ibang tao para lang kaawaan kita. Masaya ka na ba? Lagi na kitang inaalala, nakuha mo na rin ang loob ko at awa. Pero awa lang ang makukuha mo sa akin. Naawa ka sa'yo dahil hanggang ngayon, iniisip mo ako ang loob mo. Pakayanin ko, pinin mo na ko ng lahat ng tao. Huwag lang ikaw. Mahal ko pa. Ikaw ang nalakit sa akin. Ikaw mamatay ko. Lalayo na ako ng tuluyan sa'yo. Ito ang kwentong hahabog sa hangganan ng pagmamahal. Sige na lang ako. Akala ko mapipigil ko. Ang nararamdaman ko sa'yo. Pero hindi ko pala kaya. Puso'y dililig. Ako'y di pipigilan. Pag-ibig na di isusuko. Ito ang isa sa best Asian dramas of all time. Starring Korea's award-winning actor, Jisoo de la Francis. And versatile leading lady, Eugene. Ilang sandi.